Hello everyone! Pag nagawa lang ako ng video about sa hemorrhoid journey ko and paano ko na ayos yung condition ko na grade 4 internal hemorrhoids thrombosis na sobrang sakit. Sobra. Mas masakit pa siya dun sa tahi ko tsaka nung experience ko nung na-CS ako. At saka mas masakit pa siya nung nakunan ako naturally. So, nag-labor ako noon and all. Sobrang sakit na noon, siguro 9 over 10. Na, yun, may pahinga pa. Pero itong hemorrhoid, itong almoranas na to, siguro range of 1 to 10, 11 siya sa sobrang sakit. Na parang nanginginig yung laman mo sa legs. And, wala siyang hinto din kasi kahit anong position mo, sumasakit siya. O kumikirot kasi dahil nasa gitna siya ng kwet. And yung sa akin, sobrang magana niya. Parang ganito siya kalaki na. Ganyan. Di ko alam kung kaya kong mag-edit na maglagay ng picture dito. Kung ganun, anong itsura niya. Hindi naman ako nahihiya kasi medical, ano naman tayo, medically inclined. Tsaka yung picture lang mismo ng hemorrhoid. Sa, para lang sa mga naka-experience or makaka-experience na interesado magkaroon ng kaalaman kung paano ba masusolusyonan na hindi kailangan ng surgery yung almoranas. Kahit grade 4 na siya at kahit super laki na, sobrang maga, possible pa pala na pwede pang hindi. So, ayun na nga. Nung nagpa-check up ako, sobrang sakit na siya na to the point na naiiyak na ako. Sunday pa nun, so kinikiis ko talaga siya, naiiyak na ako kasi ayoko mag-emergency kasi mahal. Ay, wala naman akong budget, wala akong that time, hindi talaga ako prepared sa ganong situation. Nagkaroon ako ng ganong experience dahil ang nag-trigger ay yung pagbuhat ko sa aking baby na may sakit for ilang days. As in, buhat kasi masama ang pakiramdam. So, yun ang pinaka nag-trigger sa akin. Though, before, meron na akong hemorrhoid dahil constipated ako. Mga siguro 4 days to 1 week, minsan hindi pa ako nagpupupo. So yun, parang carry ko naman, hindi ko naman kailangan magpa-check up, ganyan, saka nasusolusyonan na ibabalik pa or nawawala din, ganyan. Tapos lumabas din ulit nung third trimester ko na kay baby Benelofi. Yun, medyo masakit din yun, na, pero nadaan siya sa cream. Pero ito yung pinakamalala, yung itong nakaraan last 2 weeks or mga ganun yung nakaraan na okay na siya, okay na ako na nagagawa ko na yung mga normal na hindi ko magawa before dahil nga yung hemorrhoid ko sobrang disturbing, sobrang affected yung daily activities ko kasi hindi ko nabubuhat si Benelope before. Ngayon, nabubuhat ko na siya, diba? Para siyang miracle for me kasi ang akala ko yung ganito kalaki na maga sa labas ng puwet mo, parang feeling ko surgery na lang yung way. So, may mga nakausap akong may experience din sa hemorrhoid na hindi nila ina-advise yung magpa-surgery dahil daw may tendency na pag daw na na-operahan na yung ano mo, yung puwet mo, parang nawawalan siya ng control after. So, tinanong ko yun sa doctor, ang sabi naman is hindi, parang minimal lang yung ganong nangyayari. So, hindi ko rin sure kung ganon ba talaga or yun talaga yung natural na complication ng surgery sa rectum. Then, yung mga advice na yun nga, warm 6 bath, tapos yung Daflon. Actually, ito yung reseta sa akin, tapos dito yung diagnosis na surgery talaga na ang ano ni doctor. Tapos ito yung mga ininom ko, yung Daflon is yung pampaano na daloy ng dugo dahil para kasi di ba yung almoranas is maga siya na blood vessel na as in lumobo na or na pressure sa kwet na kaya siya nagiging rin bukol or basta yung maga na nagiging ano siya excess skin or excess na laman na nakaka-disturb talaga sa pag nagpupupo ka or
pag sobrang namagana is yung lahat ng activities mo affected kasi sobrang sakit niya. Then, ito nga yung Daflo, nakakatulong siya sa blood flow. Yung sa akin, 2 tabs 3 times a day for 1 day, then 2 tabs 2 times a day for 3 days. O diba, Nikita? Tapos, then 1 tab 2 times a day, 1 week. Meron, yung mismong Daflo, meron din sila sariling instruction kapag may hemorrhoidal emergency ang tawag ata doon. Actually, pinag-combine ko siya. Itong sabi ng doctor na kung ilan yung iinumin mo for ilang days. Saka yung sinabi mismo dito kapag may hemorrhoidal attack or emergency, parang ganun. So, hindi ko ganun sinunod to. Parang mas ilang days ko na tinig na 2 tablets 3 times a day. Parang hindi siya 1 day. Parang 3 days ko ginawa. Kasi parang feeling ko worse yung nangyari doon sa Almoranas ko, as in. And then, Celecoxib for pain na malala. Ito nakatulong talaga sa akin kasi kahit paano nakatulog ako ng maayos. And naibsan yung kapag kailangan kong i-sits bath, ganun, or yung sa positions ko, medyo naibsan siya nung Celecoxib, yung pain reliever. Kasi sobrang sakit niya talaga. Worst pain so far. Tapos, ano pa ba? Yung Factu na cream, yung 1,000, sorry may nag-message, 1,000 pesos yun, so hindi ko siya ganong bet na yun ang i-maintain ko dun sa hemorrhoid. So nag-search ako sa Shopee ng mga hemorrhoidal cream. Then may nag-work naman yung mga trinay ko kasi nagbasa rin ako ng mga reviews bagong ko binili. Tapos yung isa is colored siya, parang may pagka reddish na brown, parang ganon. So hindi ko yun masyadong i-advise din kasi nagko-color siya sa panty and mahirap siya tanggalin sa kamay, medyo malangis siya. So I suggest din na gumamit kayo ng gloves, disposable gloves kapag naglalagay ng cream para hindi kayo hugas ng kamay. Malaking tulong yung disposable gloves. Buti na lang nakakita ko dito tapos naisip ko na bakit hindi ko gamitin pag naglalagay ako ng cream. Tapos yun, nasa 100 plus 100 to 200 pesos lang yung dalawang cream na trinay ko. Tapos meron akong another trinay na hemorrhoidal cream din. Kamit ko pa na open. Pero ang mas makare-recommend ko is yung second na hemorrhoidal cream na nabili ko sa Shopee. Ilalagay ko rin yung picture dito. First, saka yung second. Yung first, colored siya eh. Kaya hindi ko ganong ma-recommend. Tapos, may sting factor itong second. So, feeling ko, mas naging effective siya. Kasi ngayon, as in, wala na. Hindi ko pa siya tinitingnan sa salamin or pinapatingin sa asawa ko. Kasi, okay na ako. As in, maganda na yung pakiramdam ko. Actually, nabubuhat ko na rin yung anak ko. Pero, limitado lang. Kasi, ayoko na rin na lumala pa. Kasi alam, yun talaga yung nagtitrigger yun na medyo conscious din ako sa pagkain na alam ko hindi ako ma-meet, tapos hindi rin ako masyado nagkakakain lalo na nung kakagaling pa lang. Kasi feeling ko mas napupuno yung chan ko. Tapos hindi ko pa sure kung matatae ako or ilang days na mag-go ako. Kaya yung mga kinakain ko pa unti-unti and then magulay and prutas. Conscious ako sa kinakain ko na. Tapos, pati kung ilang days na akong hindi napupupo. Sa akin, effective yung coffee para makapupo ako. Lalo na pag nafe-feel ko na parang heavy na yung chan ko or may nafe-feel na ako na pwede ko nang ipup. Coffee yung nakakatulong sa akin. Yung iba naman, milk, yung iba, chocolate. So, i-discover nyo rin sa sarili nyo yun para makatulong. Tapos, ayun, ang pinaka-importanteng isi-share ko rin sa experience ko, bukod sa warm sheets bath, nakatulong yung warm sheets bath doon sa irritation, saka doon sa pain, I think, sa pangangate. And then, napansin ko na lalong lumalaki yung hemorrhoid ko nung umukay naman na ipakaramdam ko, siguro dahil din sa Celecoxib, pero napansin ko na lalo siyang lumalaki. As in, sabi ko, anong nangyayari? Kala ko mag-improve na kasi naggagamot ako, pain reliever, tapos sheets bath. Tapos nag-search ako na yun pala, after ng sheets bath or depende sa condition mo, ice pack ang
sagot sa swelling. So, after nun, ang ginagawa ko na is, nilulublob ko na sa, nung una nilulublob ko yung wet coat sa parang basin na may ice. Siguro 3 times a day. Tapos, nakita ko yung, meron kami dito, yung parang, lagayan ng pwedeng hot, pwedeng ice cubes. Yun, nilalagay ko yun sa pwet ko. Every time na may chance ako, kumari nakaupo or natutulog, siguro ikaw, nasa sayo kung ilang beses mo pwedeng gawin. Basta, feeling ko nakatulong siya dun sa swelling. Hanggang sa mawala ng mawala. Ayun, gusto ko lang i-share kasi sobrang nakatulong sa akin yung mga technique na nalaman ko rin galing din sa ibang tao na pinagtanungan ko. Tsaka nung nag-post ako online, marami din nag-message. Thank you so much dun sa mga malasakit nyo. Nakatulong yon. And actually, meron doon yung friend ko sa US. May message na ako na ang pinapanood niyang doctor si... nakalimutan ko na. Pero holistic approach yung doctor. Si Joby yung Hi Joby, thank you so much. Ang sabi doon ay, meron siyang herbal na sinabi, so hindi rin kami nakahanap dito sa Pinas. Pero, usually daw, ang mga taong nagkaka-hemorrhoid is yung lacking sa vitamin C. So, nagtitake na rin ako noon every day. Saka, ayun, twice, parang 2 capsules ang inaano ko, lalo lang nung may hemorrhoid pa talaga ako. Ngayon, nalilimusan ko lang. Kasi, ayaw ganong umiinom ng gamot. Ang minimintin ko lang talaga ngayon is sa hypertension ko, kasi hypertensive niya ako. So, ayun, ano pa bang kailangan kong i-share na pwede makatulong sa mga may hemorrhoids dyan, lalo na sa mga mommies na yun nga, nagdaan kasi yun nga, yung pag third trimester, iba yung pressure sa chance, sa puwet, tapos yung pag-iri din, yun nga, nagkakaroon ng hemorrhoids. Yun, iwasan ng pagbubuhat ng mabibigat, as much as possible, pag nakakaramdam na ng something, wag nang palalain, kasi ako talagang sinagad na sagad ko kasi nga awang-awa ako sa anak ko kahit na ang sakit na ng puwet ko, sinasabi ko sa asawa ko, ang sakit ng puwet ko, binubuhat ko rin sa Benelope kapag yung anak ko, pag yun nga, nakikita ko nahihirapan or umiiyak, gano'n. So, yun, humingi ng tulong sa support system mo, i-admit ko sa sarili mo na kailangan mo ng tulong na hindi mo carry lahat, lalo na pag may nararamdaman ka na. Tapos yung kinakain, then importante, gulay, fruits, and bawasan ng meat. Yung mga yon. Tapos i-monitor mo rin yung poop mo kung ilang days ka na hindi nagpo-poop, ganyan. Pakaramdaman mo yung chan mo. And then, ano pa ba? Yung cream ko hanggang ngayon nilalagay ko pa rin. Ngayon, once a day na lang yata ako nag-ano. Kasi hindi na talaga, hindi ko na siya na-feel. Tapos very conscious ako kapag nagpo-poop ako. Hindi ko ini-strain. Kapag ako yung nagpo-poop, gusto ko, mas okay pag nandun ka na sa inodoro na as in poop ka na, magpo-poop ka na. Hindi pwede yung ma-strain ka ng matagal, nihintay mo yung poopo mo, or pinupush mo na para pilitin na makapoop ka, hindi pwede. Kasi malamang sa malamang, mamamaga na naman siya. And ayaw naman natin yun na sobrang sakit na naman. Ayun, gusto ko lang i-share yung experience ko kasi iba yung pakiramdam ko nung nagpa-check up ako nung time na to. Sobrang sakit. Hindi ako makaupo ng maayos sa sasakyan, sa clinic. As in, nakatagilid akong ganyan. Kasi nga, masakit siya pag tumatama nang nakaupo. Kasi nga, syempre, yung pisngi ng puwet, di ba? Naiipit siya. Kahit nasabihin pang, maumupo ka sa donut na unan, hindi pa rin talaga. Tapos kahit nakaganyan ka, ma-feel mo eh. Kahit anong position mo. Nung time na yun, yung sasakyan pa namin ay... kapag kahit onting hump lang, masakit na. So yun lang, feel matatapos na pareho. sana nakatulong. And kung may questions kayo, pwede nyo ako message or comment. Ganyan. Para lang makatulong kung magkaroon kayo ng same problem as mine. Bye! Thank you!